Ayan, isang magandang araw po sa inyo lahat mga idol. Welcome back to my channel, Elgen TV. Sa mga bago pa lang po, please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na aking pinupost once na nag-subscribe na po kayo. Okay? Maraming nag-request po sa atin ito regarding po doon sa pag-fill up ng form using your mobile phone. Kasi mostly kasi ngayon wala kayong mga PC at saka laptop. So, mostly ginagamit nyo is yung inyong mga mobile phone. So, gagawa po tayo ngayon ng tutorial paano po mag-fill up ng form using mobile, Android man yan or di kaya yung sa iPhone, yung iOS. So, ipapakita ko po sa inyo lahat kung paano, yung steps kung paano po ito fill upan through mobile at saka paano din po i-upload yung mga requirements nyo sa nare-request po ng Polo Owa or yung Dolly Acap na 10,000 assistance para sa ating mga FW. Okay, so andito na ako. Ang una muna natin gamitin is yung Android phone. Okay, pag wala pa kayo ng form sa mga host country nyo po, pag sinasabi ko pong host country, yun po yung country kung nasaan man kayo. Like Qatar, Saudi Arabia, Hong Kong, Singapore. Meron po rin sila mga polo or di kaya embassies like sa kanilang mga pages. Tapos dyan po nila nilalagay. Bisitahin nyo po, hanapin nyo po. Dyan po nila nilalagay yung application form. Tsaka yung paano po i-upload like sa pinaka ano po yung Polo Doha ng Qatar. Kasi sila yung pinakaunang nag-post nito. Tapos nilagay nila yung kanilang application form doon. So ang una nyo pong gagawin, nasa mobile kayo, nasa Android ako ngayon. Okay, like ito. Kung nasa ano kayo, nasa Polo website na kayo sa inyong host country, meron po yan silang for sure na form. So ang una niyo pong gagawin, upload niyo po yung form, application form. Okay, download. Okay, yan po yung form na makikita niyo po. Kung masusumuan niyo, yan po yung Dol Aka form na pinafa-fill upan po ng Dole para makuha po yung makuha po natin yung 10,000 assistant na sinasabi po nila. Okay, so ang gagawin niyo po, una muna, punta muna kayo dito sa ano, mag-download kayo ng application niyo po. Punta kayo sa may application, tapos kailangan meron kayong PDF Acrobat. Okay, pakita ko po sa inyo. Ayan, meron kayong PDF editor o di kaya PDF Acrobat. Ito po yan. Makita nyo po yan. So, yung PDF Acrobat na yan, yan po yung kailangan nyong gamitin doon para ma-open nyo yung file sa Dola. Tapos, pag once na na-download nyo yan, makita nyo po yan dito sa inyong, punta kayo sa apps. Pagdating ng apps, punta kayo doon sa may download part. Okay, makikita nyo po, downloaded na yung Dol Acap form. Tinatry ko to kanina, so makikita nyo, marami po. So, i-open nyo po yan. Pag once na-open nyo yan, yan yung makikita nyo. Hindi nyo yung ma-edit kasi naka-PDF file po yan. So, ang gagawin nyo po, open nyo po siya. Open with. Kita nyo po yan. Open with Acrobat. Okay, pag na-open nyo na po yan ng Adobe Acrobat, ang gagawin nyo po is click nyo yung pinaka... Makita ba? Wait, hindi nyo yata nakita yung blue. Ayan. Para malinaw po sa inyo. Ayan. Meron pong blue na parang pentol sa baba. Ayan po yun. Diba? So, makita nyo. Pag i-zoom inyo yan, yan yung Dolly Aka form. Makita dyan yung mga kailangan nyo fill upan like yung name of the OFW. Makita nyo rin po dyan. Last name, first name, middle name. Okay, pagka wala kasi kayong ano, mga idol, pag wala kasi kayong PC, hindi nyo ito ma-print at saka hindi nyo siya mapipirmahan. So, itong ano na to, tutorial na to para po sa using mobile. So, andyan na po kayo. Open nyo po yung, click nyo po yung ano, click nyo po yung blue na pentol, tapos i-click nyo po yung comment. Okay, tapos pagkatapos sa comment, i-click nyo po yung text. Yan, makita nyo po. Ito yung letter T na yan, makita nyo po. Tapos, i-zoom in nyo lang po siya. Kasi pag nag-type yan eh, halimbawa, ito, andito na tayo sa name of an OFW.
Okay, tapos click nyo po dyan. Ayan. Pwede nyo siyang ilayo ng konti para maging sakto dun sa last name nyo po. Alimbawa, ganito. Ayan, saktohin nyo lang po. Kailangan tiyagaan lang po ito mga idol na. Pwede nyo siyang i-capital letter lahat or pwede rin hindi. So, like ilagay natin. TV. Okay. So, depende sa inyo. Pwede nyo siyang i-all capital o pwede nyo rin po siyang small letters lang. Pero mas maganda yung capital tapos small letters. Last name. Lahat po yan gagawin. Ito lang po yung blue na yan. Makita nyo po yung sa kulay blue. Click nyo lang yan. Tapos click nyo doon sa last name. Halimbawa, TV. Tapos yung done na yan. Tapos dito naman tayo. TV. Okay. Click nyo yung blue sa taas. Merong blue sa taas. Paano ba? Malaki kaya ata masyado to. Wait lang ah. Liitan natin para makita nyo. Sakto natin sa screen para makita nyo. Okay, so ayan po. Makita nyo yung pinaka blue sa taas, yung maliit. Ayan, click nyo lang po yan. Tapos next ulit kayo. Yung blue ulit, tapos comment. Tapos text ulit. The same format, tapos orong kayo dito banda. Lakihan nyo lang po. Tapos click ulit kayo. Tapos orong nyo siya pataas para masakto dun sa first name na hiningi. Okay, tapos lagay nyo po dyan. First name nyo po. L dyan. Pwede nyo palitan yung kulay niyan guys. Kung gusto nyo blue, black, pwede nyo palitan yung black. Tapos click nyo ulit yung blue. Ayan sa taas. Tapos, okay na yan. Halimbawa, lahat po yan, kailangan nyo fill upan to. Lahat na, kailangan nyo fill upan yan. Yung birth date, gaya ng sinabi ko sa unang video, kailangan month, day, at saka year. So, fill upan nyo rin dito. Fill upan nyo rin passport number. Fill upan yung contact number. Lahat. Tapos, ito, lahat. Ganun lang po yung format ulit-ulit. Tapos, hanggat sa matapos. Ito, kailangan nyo itong i-check kasi. Itong category nito, yung country of origin, pwede nyo lagyan to. Like Qatar, Kuwait, ganyan. Pwede nyo ilagay dito. Tapos yung country of origin, makikita nyo po. Yung Facebook URL, yung sinasabi ko po sa inyo guys. Pag pumunta kayo sa Facebook, ang gagawin nyo po, kailangan yung URL nyo ha. Hindi yung name lang. Kung ano yung URL, mas magandang ilagay nyo. Tapos dublihin nyo po siya. Name at saka yung URL. Kasi baka may kapareha kayo. Tapos once na kayo dyan, ito. Makita nyo yung dalawa na yan. Meron siyang kailangan i-check or hindi. Ang gagawin nyo, ito blue ulit. Tapos yung comment. Tapos ito, itong pentol na to, ayan. Tapos yung pentol na to, halimbawa, kung land-based kayo, check nyo lang po siya, kulay black, ayan. Tapos balik nyo siya ulit, kasi pag hindi nyo binalik yan, i-click nyo ulit yung blue. Okay, tapos balik ulit kayo. Tapos dito kasi kailangan natin to. Fill up natin to lahat. I-check po natin yan lahat to, ayan. So balik ulit kayo, comment, pen, check nyo po itong lahat. So, ano yung requirements na pinapasa nyo, dapat i-check nyo yan. Okay, tapos yung date of application, balik ulit kayo. Date of application, balik kayo doon sa text. Basta huwag nyo po kalimutan laging i-click yung blue. Ayan. Okay, tapos balik kayo dito. Zoom out nyo po, zoom in ulit. May signature, ito yung risky, pero kaya natin gawin yan. And signature of applicant, ang gawin nyo po, click nyo po yung blue. Ulit, tapos fill and sign, tapos create signature kayo. Ayan, meron akong ginawang signature dyan kanina, so i-click nyo yan, halimbawa, i-remove ko yan, create signature. Okay, ilutin ko po para hindi kayo malito, okay. Pag sa signature po, i-click nyo yung ito, yung pentol na to, yung parang pentol na yan, yung pinakalas yan. Okay, create signature kayo. Tapos, pupunta dito yan, gagawa kayo ng signature nyo, yan, sign kayo. Done. Okay, pag once done, balik na po kayo doon. Tapos, i-attach nyo yung, click nyo ulit. Ayan na po yung signature nyo, add nyo lang po siya. Lagay nyo po siya dito, ayan. Andyan na po yung signature nyo, di ba? So, lakihan nyo lang. Pwede nyo baguhin yung color, ha. Pwede nyo siyang gawing black. Tapos, i-click nyo ulit lagi yung blue para masave. Okay, tapos balik kayo ulit. Pag once na yan guys, pag once na yan mga idol. Okay, pag once na screenshot nyo yung inyong form na na-fill upan, ang gagawin nyo po, kasi malaki yan eh, magiging whole screen yan eh, i-crop nyo lang po yung buong form na napirmahan nyo. Huwag nyo isama yung sa taas. So, ganyan lang po. Okay.
So ayan na yung napirmahan nating form, tapos click nyo lang ano, save. So nakasave na yan sa ating file. Okay, kanina nasa ano tayo, nasa Android. Ngayon naman andito tayo sa may iOS, yung mga gumagamit po ng iPhone. Okay, and the same thing pa rin yung gagawin nyo po. Sa kailangan lang po, meron kayong Adobe Reader po. Available naman po yan sa any application. So ang gagawin nyo lang po, same thing, punta muna tayo dun sa Polo OWA, kung saan dinownload nila yung kanilang ang form natin at saka para fill upan po natin, okay? Once nando na tayo sa loob, ito yung form, i-download muna natin yan. I-save muna natin siya as. Open nyo lang po siya ini browser sa inyong mga mobile. Like ako, open ko sa Chrome. Okay, pag once na na-open ko na po yan, automatic naging download na po yan siya. Tapos open ko lang siya sa import to Acrobat lang po siya, okay? Import to Acrobat ko lang po. Okay, andyan na po siya sa Acrobat natin. Now, dito na po yung pinaka editing file natin, which is naka-download na tayo ng form natin sa Dolly Acap. Okay, pag i-zoom in nyo po, katulad din po nung kanina sa may Android, the same thing ang gagawin nyo po. Makita nyo po yung blue na parang pentol sa baba, click nyo lang po yan. Okay, tapos comment. The same thing, the same lang po yung procedure na gagawin nyo. Pero ituro ko na rin po sa inyo dito sa may iOS. Hindi kaya kung gamit nyo po is yung Apple or iPhone, mga mobile. Ayan, gagawin nyo po, click nyo yung text. Ayan, text file na po yan. Write kayo dito sa may baba. So, lagay nyo lang po TV. Okay, TV. Ayan. Nasa gitna na po siya. Pwede nyo siyang i-ano. Tapos yung first name, text ulit. Lagay nyo rito. Pwede nyo siyang i-orong para masaktong-sakto po siya. Eljan. Okay, ayan na po. Tapos yung middle name. Ganun din po. Continuous lang po yung gagawin nyo hanggat sa matapos yung fill up na lahat ng form. Okay, ayan. Tapos sa pinakakaba, ito, check. Gaya ng sinabi ko po, lagyan nyo po ng check dito. Back po kayo dito sa may pentol. Ayan. Click nyo ulit ha. Click nyo ulit para ano. Tapos balik ulit kayo. Again, requirements, comment, pentol ulit. Okay, check nyo po yan. Check nyo po yan. Mga requirements na kailangan nyo. Tapos balik nyo. Dalawang kamay para hindi po siya magmamark. Ayan, kailangan dalawang kamay po ang hawak nyo. Tapos signature na tayo. Done nyo na yan. Click nyo yung done. Ibig sabihin tapos na siya. Signature na tayo. Ganun ulit pong gagawin natin. Okay, click ulit po yan. Fill and sign. Okay, tapos click nyo yung pentol na maliit na yan. Create signature. Okay. Gawa lang po yun. Sign kayo dyan. Okay. Tapos done. Okay. Tapos place nyo lang yung inyong signature. Place it anywhere. Ayan. Dyan po. Pwede nyo silitan. Pwede nyo lakihan. Tapos click nyo yung done. Ayan na po yung inyong signature. Okay. So ayan na po yung ating form. Ganun lang po kabilis. Yung mga walang desktop, walang ano. Tapos ang gawin nyo po ulit, screenshot nyo po siya ulit para mas mabilis. Tapos scrap nyo lang po siya. Yung mismong form lang po ang ilagay nyo. Tapos done. Tapos save nyo po as photos. Okay? So doon na tayo. Balik na tayo sa my Polo. Kasi i-upload na natin yung ating mga requirements. Okay? So meron na tayong requirements lahat. Napilapan na po natin lahat-lahat. So ang gagawin natin, upload na po natin yan sa kanilang website. Okay, ang gagawin nyo po, tulad ng sinabi ko po, pag wala kayong ano, picturean nyo lang po yung inyong mga passport or visa or yung proof of employment. Lahat po, picturean nyo, tapos isave nyo sa inyong mga mobile as JPEG file. Kasi ang kailangan nyo po kasi pag-upload nyan, dito, halimbawa rito, pinakababa po dyan, meron po yan, dito nyo i-upload
Sa mga website po yan ha, sa sinasabi ko po, sa host country nyo po, ito ay example lang po ng Poloowa, Doha. So sa mga web, sa mga host country nyo po, meron silang link na ilalagay sa inyo. Doon nyo i-download at saka i-upload ang inyong mga na-fill upan na form. So click natin to, apply online. Depende po yan sa host country. Kasi tulad nito, kung nasa Qatar kayo, ito kailangan nyo fill upan lahat yan. Tapos dito kasi yung pinakababa niyan eh, attach. Okay, makita niyo po yung application form. Nakita niyo yung application form na yan. Ayan, application form. Choose niyo yung file. Okay, click niyo lang yan. Choose file, tapos photo library. Kasi sinave natin yung photo library natin, yung fill upan natin form sa ating photo library. So click niyo lang yung photo library. Tapos pinaka-men. Tapos ito po yung pinakauna. Tapos done. Oh, andun na po. Download. Okay? So, andun na po yung ating photo. Naka-attach na po. Tapos, photocopy of passport. Again, pasok kayo doon. Passport nyo po. Done. Ayan. Naka-attach na po ang ating mga requirements. Airline tickets, etc., 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 lahat. Tapos, once na okay na po yan, lahat ng application na nasend nyo na po, ayan, naka-attach na po siya. Okay, lahat. Once tapos na po yan, i-click nyo lang po yung submit button na yan. Ito, sample application. Makita nyo po, ganyan, no? Ganyan po yung sample application. Ito yung may mga PC, yung may mga laptop, ganyan po siya. Pero pagka wala kayong laptop, mobile ang gamit nyo, ito lang po yung ang gagawin nyo. Okay, so yun lang po siguro mga idol para sa tutorial natin na ito. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kung may mga question po kayo regarding this tutorial sa paggamit ulit ng mobile sa pag-fill up ng form, huwag niyo pong kalimutang mag-comment down na lang po below at sasagutin ko po yan ang inyong mga kasagutan para po sa tutorial na ito. Okay? Sa mga bago pala po, huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na aking pinapost. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you so much and God bless.